Sa lugar kung saan matatagpuan ang munting paraiso at ang mabilis na pag-unlad ng ekonomiya at negosyo, hindi mo akalaing ito ay makikita dito sa Rehiyon 8. At alam mo ba ang syudad na tinutukoy ko? Tama, ito ang syudad ng Kalbayo. What's up guys? Welcome po sa ating panibagong vlog. So for today's video, pupunta po tayo sa Kalbayo. Mula po dito sa Busay Samar ay magbibiyahe po tayo ng almost 3 hours pupunta mo sa Kalbayo City. Halina tuklasin at ating bisitahin ang isa sa pinakabagandang lugar dito sa probinsya ng Samar. Isang panibagong araw at panibagong paglalakbay ang ating tatahakin tungo sa natatagong ganda at ang nakamamanghang atraksyon kasama ang kanilang pinagmamalaking delicacy. Mula sa makulay nitong kultura at sa mga nakabibighaning likas na yamang ganda, isama mo pa ang mga tanyag at mga dinarayong kuweba, kilala ang syudad na ito bilang City of Waterfalls. Para hitong bungtuhan Kalbayo nga nagkakaurusa, nga nagkusughan katawhan, dalan para hanimoy nga katirimban. Sa taglay nitong kagandahan, nahandog ng mga natatanging likas na yaman, isa na yata ito sa mga lugar na aking babalik-balikan na parabang pag-ibig sa unang tingin sa isang binibining ang ganda ay nakahuhumaling. Hay nako! Nagiging makatatuloy ako dahil sa natural na ganda mo, Kalbayo. O siya, tigilan na natin ang mga hugot sa buhay at simulan na natin ang paglalakbay sa isa sa pinakadinarayong talon ng Kalbayog. Ito ay ang Tarangban Falls na perfect puntahan kasama ang barkada, katrabaho man o ang buong pamilya. At sa di kalayuan, magtampisaw naman tayo, maligo at magpalamig sa preskong tubig ng Bangun Falls. O kung hindi mo nambit ang mga malalamig na tubig, tsak na swak sa iyo, ang mainit-init na lugar na pupuntahan natin mula naman sa Mapaso Hot Spring ng Oquindo District. Dahil sa init ng tubig dito, ang panlalamig niya ay tsak na malilimutan mo. Yan, konting hugot muna tayo mga kabrogang. Sa susunod nating destinasyon, ihanda mo ang iyong flashlight dahil papasukin natin ang Ginuguan Cave na matatagpuan sa Barangay Lungsog, Oquindo District. Tunay nga namang City of Waterfalls ang Kalbayog. Biruin mo, pati ba naman sa loob ng kuwebang ito ay may munting talon na matatagpuan dito. O diba, whole package na, may kuweba na, nasa loob pa ang talon. Hanggang saan nga ba aabot ang 200 pesos mo? Well, dito sa Kalbayog, gamit ang 200 pesos mo, mag-ala Superman sa extreme adventure sa paglipad dito sa zipline. Sa habang 750 meters, sulit na sa ganda at tsak na mabubusog pa ang iyong mga mata sa gandang matatanaw dito mula sa itaas. Nagutom ba kayo sa ating paglalakbay mga kaibigan? Halina at puntahan naman natin ang isa sa kilala at pinagmamalaking delicacy ng Kalbayog, presenting Kalbayog City's Tinapa. Ang pangingisda ay isa sa mga pangunahing hanap buhay ng ating mga kababayan dito sa Kalbayog. At ang industriyang ito ang siyang nagbibigay buhay sa takbo ng ekonomiya ng syudad. Sa katunayan, nagsusupply din ang Kalbayog ng mga isda sa mga kalapit na lugar nito. Pero sa panahong humihina ang bintaan ng mga isda at kung minsan ay hindi pa ito nauubos sa merkado, ang pagtatapa o ang proseso ng paggawa ng tinapa ay isang paraan upang hindi masayang ang mga natira at hindi naubos na mga isda. Sa isang barangay dito sa Kalbayog na tinatawag na Baryo Katagalugan, na sa kasalukuyan ay ang Barangay Matubato, matatagpuan ang karamihan sa mga gumagawa ng tinapa. Tinawag itong Baryo Katagalugan dahil sa dami ng mga nakatirang Tagalog dito na pinaniniwala ang pinagmulan ng ideya ng pagtatapa at nagbigay daan upang makilala ang Kalbayog sa pamamagitan ng produktong tulad ng tinapa. Dito sa Barangay Matubato, binisita natin ang Ping Ping Store, isa sa may pinakamasarap at kakaibang uri ng binibentang tinapa.
Halika at silipin naman natin ano nga ba ang kanilang sikreto sa malinamnam nitong produkto. Unang proseso, hugasan muna ang mga isda upang siguraduhin malinis ito. At ang pangalawa ay papakuluan ng isda sa malinis na tubig na may asin na tatagal hanggang 15 to 20 minutes. Nandito na po tayo sa pinakahuling proseso ng paggawa ng tinapa, ang pagpapausok. Gamit ang kusot ng kahoy sa pagpapausok na siya ring nagbibigay ng kulay at ang nakakatakam nitong lasa. 15 to 20 minutes ang tagal ng pagpapausok ng tinapa at kung ang kulay nito ay nagiging brown na, ready to serve na ang ating masarap na tinapa. Samantala, sa ginanap na 2018 Eastern Visayas Bahandi Trade Fair ng DTI, kinilala bilang best seller at best booth presentation ang Pins Gourmet dahil sa kanilang level up na produktong tinapa. At ang ilan sa Pins Gourmet tinapa na level up ang sarap ay ang tinapa with lemon and garlic with pitted olives at ang pomodoro with Italian herbs and spices. Naglalaro ang presyo ng bottle tinapa simula 250 hanggang 280 per bottle. Ang buraw na tinapa o ang alumahan sa Tagalog ay naglalaro sa 200 hanggang 250 kada 3 piraso. Sabi nga nila, huwag maging dayuhan sa sarili nating bansa. Kung ikaw ay hindi pa nakakapunta at nakakatikim ng masarap na kalbayog tinapa, kasama ang iyong buong pamilya, halika at aming probinsya ay bumisita.